Napakarami pang mga impormasyon ang maaari nating malaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at sa mga mahalagang kaganapan dito, bukod sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang mga buhay para matamo natin ang ating kalayaan. Nakakalungkot lang isipin na hindi natin matatalakay ang napakalawak na kasaysayan ng Pilipinas kung aaralin natin ito sa maikling panahon lamang ng ating pananatili sa mga paaralan. Kaya naman para sa video natin ngayon, halina't samahan niyo kung balikan ang kasaysayan upang alamin ang mga natatanging lihim ng Pilipinas na maaaring hindi na ituro sa mga eskwelahan. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po! Alam nyo ba na mayroon pa palang isang grupo ng mga paring martir bukod sa Gumburza? Sa tuwing maririnig natin ang mga salitang paring martir, unang pumapasok sa ating mga isipan ang Gumburza. Sila ay sina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Ang tatlong pari na hinatulan ng parusang kamatayan dahil sa kanilang pagkakasangkot sa 1872 Cavite Mutiny. Subalit makalipas lamang ang ilang mga taon matapos silang mahatulan ng parusang kamatayan, isang grupong muli ng mga paring martir ang sumulpot na pawang mga Bicolano. Kilala sila sa pangalang Los 15 Martires. Matapos madiskubre ng mga Kastila ang samahan ng Katipunan noong Setyembre 1896, sinuyod nila ang buong Pilipinas upang hulihin ang lahat ng konektado sa lihim na samahan hanggang sa umabot sila sa rehiyon ng Bicol. Nasa 15 katao ang naaresto na pawang pinahirapan at pinaslang. Tatlo sa mga ito ay ang mga pari sa Nueva Cáceres na ngayon ay mas kilala na bilang Naga City. Sila ay sina Padre Severino Diaz, Padre Inocencio Herrera at Padre Gabriel Prieto. Sina Padre Diaz at Padre Herrera ay sabay na naaresto ng pwersa ng mga Espanyol noong 19 ng Setyembre 1896, habang si Padre Prieto naman ay nahuli dahil sa kanyang kapatid na si Tomas na pinahirapan at napilitang aminin ang tungkol sa kanyang kapatid na si Padre Prieto noong 22 ng Setyembre 1896. Dinala ang kanilang mga naaresto kasama ang tatlong pari sa Maynila tsaka ikunulong sa Bilibid Prison hanggang sa sumapit ang kanilang parusang kamatayan noong 4 ng Enero 1897. Alam nyo ba na ang kinikilalang kauna-unahang bayani ng bansang Amerika sa ikalawang digmaang pangdaigdig ay napatay pala sa Pilipinas? Siya ay si Captain Colin P. Kelly Jr. Binomba niya ang isang Japanese cruiser tatlong araw lamang matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Noong 10 ng Disyembre 1941, patungo sila sa Formosa na ngayon ay Taiwan para sa kanilang pag-atake sa bansa. Nakasakay siya kasama ng iba pa sa isang B-17 na may kargang tatlong bomba. Sa panahon ng kanilang paglalakbay ay nakakita sila ng isang barko ng mga Hapones at agad niyang inihulog ang tatlong bomba sa barko dahil sa kanilang hindi planadong pag-atake. Hinabol sila ng grupo ng mga Hapon. Minaniobra ni Captain Kelly ang B-17 pabalik ng Clark Airfield sa Pampanga at nang halos malapit na siya ay tsaka sila inatake ng dalawang eroplano ng mga Hapon. Sinabihan ni Captain Kelly ang kanyang mga kasamahan at tumalun na at siya ay magpapaiwan upang maniobrahin ang kanilang sasakyan na B-17 hanggang sa ito ay mapuruhan at sumabog. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, isang post office at highway sa Florida sa California sa bansang Amerika ang ipinangalan sa kanya. Alam niyo ba na nagkaroon ng pera sa Pilipinas na para lamang sa mga may ketong? Noong taong 1633, nagpadala ang emperor ng bansang Hapon ng isang barko ng mga taong may ketong patungo sa mga Spanish missionaries na noon ay nakabase sa Pilipinas. Ito ay kanilang naging estilo upang pahinain ang puwersa ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagkakahawa ng sakit na ketong.
Subalit imbes na pandirihan sila ng mga Spanish missionaries, inasikaso nila ang mga ito at sa katunayan ay binuksan nila ang pintuan ng San Lazaro Hospital upang doon na lamang patuloyin ang mga taong may ketong. Noong mga panahong iyon din, nagsimulang kumalat ang sakit na ketong sa ating bansa. Pero noong taong 1906, si Dr. Heiser, direktor ng pangkalusugan sa Pilipinas, ay nagtayo ng isang colony para sa mga taong may ketong sa gawing hilaga ng Palawan. Dahil sa labis na pag-iingat, nagpalabas din sila ng mga bariya na gagamitin lamang sa loob ng colony. Maaari lamang itong gamitin sa loob at kailangang papalitan ng government money kung lalabas ng colony. Ang mga naunang inilabas na bariya ay gawa sa aluminum, subalit madali itong masira dahil sa chemical na ginagamit sa pagdi-disinfect ng bariya, kaya kalauna ay pinalitan nila ito ng gawa sa copper. Alam niyo ba na ang Colgante Bridge Tragedy ay nangyari ilang araw lamang bago ang martial law? Alam niyo ba na noong Setyembre 16, 1972, ilang araw bago ideklara ang martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nag-collapse ang tulay ng Colgante sa Naga City, probinsya ng Camarines Sur, sa rehiyon ng Bicol. Umabot sa halos 114 ang nasawing mga deboto ng kanilang patron na Nuestra Señora de Peña Francia na kanilang ipinagdiriwang kapistahan noong araw na iyon. Ilang tao din mula naman sa media ang nasawi sa pagbagsak ng 15 taong gulang na tulay na ito. Ito na pala ang ikalawang pagkakataon na bumagsak ang tulay na ito sa parehong pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na patron. Ang unay nangyari noong taong 1948 na ikinasawi ng halos 30 katao. Alam niyo ba ang ginawang pagsakip sa buhay ng halos 6,000 White Russians ni Pangulong Elpidio Quirino? Noong taong 1948, ang bansang China ay halos nasasakop na ng mga komunistang grupo na pinamumunuan ni Mao Zedong. Dahil dito, ang mga migranteng Russian na naninirahan sa hilagang parte ng China ay nag-alsabalutan upang magtungo sa Shanghai. Pero alam nila na maaaring marating din ito ng mga sundalong grupo ng mga komunista, kaya kailangan nilang muling lumipat sa mas ligtas na lugar. Dito na nga pumasok ang IRO o ang International Refugee Organization upang hanapan ng pansamantalang matitirahan ang mga White Russians. Subalit dahil sa takot ng ibang mga bansa sa China, walang kahit isang bansa ang kumasa sa pagkupkup maliban lamang sa ating bansa na noong panahong iyon ay pinamumunuan ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Nasa 6,000 mga White Russians ang pansamantalang nanirahan sa Tubahaw sa Eastern Samar noong 1949 sa loob ng 27 buwan. Doon ay mayroon silang sariling ospital, kuryente, simbahan at sementeryo. Makalipas ang mahigit sa 2 taon, ilan sa mga Russian ang tinanggap sa ibang mga bansa upang kupkupin tulad ng France, Australia at Amerika. Isang rebulto ni dating Pangulong Quirino ang ginawa ng isang Russian sculptor na gawa sa bronze ang pinasinayahan noong taong 2011 sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City bilang pagkilala sa dating Pangulo. Alam niyo ba na nagtapo ng nasa halos 16,000,000 piraso ng silver coin sa karagatan ng Pilipinas? Sa pagbagsak ng Maynila taong 1942, ang mga opisyal na Pilipino at Amerikano ay nag-iisip kung saan nila maaaring itago mula sa mga kalaban ang mga kayamanan ng Pilipinas. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay mayroong 70 million pesos na perang papel, 269 na gold bars at halos 16 million silver coins. Nauubusan na sila ng oras at kailangan nilang makaisip ng maaari nilang pagtaguan sa mga ito. Matapos nilang maisulat ang mga serial numbers ng mga perang papel na nasa 70 million pesos ang halaga, ay agad nila itong sinunog. Noong 3 ng Pebrero 1942, sinimulan nilang ilipat ang mga gold bars at silver coins patungo San Francisco sa Amerika. Subalit wala na silang oras, kaya naman ang natitirang halos 15 million pang silver coins ay inihulog na lamang nila sa Caballo Bay malapit sa Corregidor. Pero sadyang tuso at mahusay ang mga Hapon, kaya nalaman din nila ang naturang mga kayamanan na inihulog sa karagatan. Ilang mga bihag nilang Pilipino ang pinasisid upang kuhanin ang mga coins, hanggang sa ang mga Pilipinong ito ay mamatay sanhi ng labis na pagod at pagkalunod. Nasa 100,000 piraso lamang ang nakuha nila mula sa paninisid, hanggang sa maisipan na lamang nilang gamitin ang kanilang mga Amerikanong bihag upang tumulong na din sa pagsisisid. Nasa halos 75% lamang ang na-retrieve o nakuha sa pagsisid, at hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ding nakakaalam kung magkano pa ang maaaring nasa ilalim ng karagatan.
Alam niyo ba na muntikan ang bilhin ng isang Belgian king ang buong Pilipinas mula sa mga Espanyol noong unang panahon? Si King Leopold II ng Belgium ay nagnais na pagyamanin ang kanyang sariling bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba pang mga kaalyado niyang bansa gaya na lamang ng Pilipinas na magiging gateway niya sa ibang mga bansa. Noong taong 1866, noong ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga Espanyol, sinubukan niyang sabihan ng reyna ng Espanya na i-give up na lamang ang Pilipinas. Subalit noong panahong iyon, ang panahon ni King Leopold II ay kontra sa planong imperialismo at hindi pa umano handa ang gobyerno ng Belgium para sa kolonyalismo. Nabigo ang dalawang beses niyang planong ito, subalit sa huli, ang kanyang pangarap ay naisakatuparan hindi sa pagsakop sa Pilipinas kundi sa bansang Congo ng Afrika. Alam niyo ba na nagkaroon ng serye ng 500 peso bill na may mukha ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Ayon sa mismong nagdesenyo ng naturang pera na si Romy Manangkil, ang 500 pesos Marcos bill ay nakatakdang gawin noong taong 1985. Subalit dahil sa snap election, nahold ang naturang pagpapagawa ng pera dahil sa pagkandidato ng nooy presidente na si Ferdinand Marcos Sr. laban kay dating Pangulong Corazon Aquino sa pagka-presidente. Sa pagkakaupo ni Cory Aquino bilang pinakabagong pangulo ng Pilipinas at sa pagbibigay niya ng parangal sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Ninoy Aquino, pinalitan ang disenyo ng 500 peso bill at sa halip ay litrato ng kanyang asawa ang inilagay sa bagong serye ng 500 pesos bill. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!